sama-sama tayong magiging sasakihin! Higan, ipinaaresto na sa Senado at naharap na rin sa mga kaso sa korte sa Davao at Pasig si Pastor Apollo Quiboloy. Isa po sa mga kasong kinakaharap ni Quiboloy, walang piyansa ayon sa Department of Justice. Saksi, si Salim Refra. Walang karapatan si Quiboloy yurakan ang dignidad ng Senado. Hindi na kumbinse ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa tugon ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy sa show cause order na inisyo sa kanya matapos ang tatlong beses na hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Senado. Kaya pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order laban sa pastor. We tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Quiboloy to attend the best possible way we can to other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Ang Senate Sergeant at Arms sa magpapatupad ng arrest order. Ayon sa PNP, kung humiling man ito ng tulong sa pagpapatupad ng order, limitado ang PNP sa pagbibigay ng seguridad sa kanilang personel. Pagtitiyak ni Zubiri, oras na maaresto at dalhin sa Senado si Quiboloy, titiyakin daw na igagalang ang kanyang seguridad at karapatan. We can guarantee na he'll be safe in the Senate when he visits. And of course, respect his decisions and his answers. Kasi if he, of course, invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also kasi meron na po siyang criminal case na ipinayad sa kanya ng DOJ. Ayon sa abogado ni Quiboloy, iginagalang nila ang desisyon ng Senado. Pero gagawin daw ng pastor ang lahat para protektahan ang kanyang karapatan na hindi raw dapat baliwalain. Ayon sa Department of Justice, naisampa na sa korte sa Davao ang mga kaso kaugnay sa mga alegasyon ng sexual at child abuse laban kay Quiboloy. 180,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng mga prosecutor para sa sexual assault. 80,000 pesos naman para sa maltreatment. Inendorso na rin ng City Prosecutor ng Davao ang kasong human trafficking pabalik ng Department of Justice sa Maynila. Naisampa na sa korte sa Pasig ang naturang kaso na non-bailable ayon sa DOJ. May immigration lookout bulletin order na kay Quiboloy habang diringgin pa ang ihahaing precautionary hold departure order kontra rin kay Quiboloy. Wala pang tugon dito ang kampo ng pastor pero nauna na niyang tinanggi ang mga alegasyon ng rape at iba pang pang-aabuso. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra ng inyong saksi. Dalawang araw nang hinahanap ang 5 taong gulang na babae na nawala habang naglalaro sa kalsada sa Angeles, Pampanga. Ang bata, nahulikam na tangay ng isang di kilalang lalaki. Saksi, si Oscar Oida. Kuha ang video na ito sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Patakbo-takbo sa lugar ang bata at gumapang papaakyat sa isang footbridge. Maya-maya, dala-dala na siya pababa ng isang lalaki at may suot ng sombrero at mask. Nilagyan niya ng sombrero yung bata. Based on the footages na CCTV, isinakay yung bata, isang lalaki na isakay sa jeep papunta sa may Station 1. So from there, may binabaan na isang place ulit, sumakay ulit ng ano. So doon nagbaback ulit kami ng CCTV saan niya dinala yung bata. Ang bata sa video, ang 5 taong gulang na si Ali na ilang araw nang nawawala. Nagmamakawa po kung sino po makakita ng anak ko, sana ibalik po. Kasi po masugit po na nawawala po yung anak ko dito sa bahay po. Yung bata po, hindi siya katulad ng normal na bata na ano. Medyo may delayed siya sa personality niya. Tsaka may bali siya sa binte, kaya nag-aalala po kami sa kanya. Huling nakita si Ali noong Linggo, March 17, nang maiwan sa pangangalaga ng kanyang lola sa kanilang bahay sa Barangay Balibago. Humingi po siya ng pagkain. Ngayon, sabi ko, sandali, magsasangag ako. Ngayon, nakita ko siya, naglalaro pa dyan. May itinapon akong kaprasong plastic sa basurahan. Napansin ko bukas yung gate. Tinawag ko, walang sumasagot sa akin. Lumapit ako sa gate, tinawag ko siya.
Walang sumasagot. Sumilip ako. Wala rin. Ngayon, sinara ko yung gate, pumasok ako. Tinignan ko lahat ng kwarto, pati sa mga anak ko, lahat sa kanilang, pati sa ilalim ng lamesa hanggang sa banyo. Wala siya. Pangako ng pulisya, di sila titigil sa paghahanap kay Ali. Panawagan nila sa nakuha ng may bitbit sa bata. Kung maganda intention niya, baka yung bata ay nakita niya na naglalakad, walang kasama, pwede pong pakisoli na po sa malapit na police station, barangay. Kuya, kung naririnig mo na nandito kami na nagkipag-usap sa'yo, sana isoli niyo na po yung anak ko. Maawa naman po kayo, sana bibalik niyo na po sa amin yung bata. Parang awa niyo na po. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oyd, ang inyong saksi. Pinasite in contempt ng Komite sa Senado ang police na pangunahing suspect sa pagkawala ng pageant contestant na si Catherine Camilon. Sa unang pagsalang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, iginit ni Police Major Alan De Castro na hindi sila magkarelasyon ni Camilon. Sa kabila ni sinabi na NBI at PNP CIDG na may mga saksi at ebidensya na magpapatunay na sila ay may relasyong dalawa. Hindi kinagat po ng mga senador ang sagot ni De Castro. Kaya iminungkahi ng senador na si Robin Padilla na isite siya in contempt. Dauna ang sinampahan ng reklamong kidnapping at serious illegal detention si De Castro at tatlong iba pa. Sa Abril, magpupulong sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Kinumpirma po yan ng White House. Ngayon narito sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Saksi, si Van Mayrina. Sa ikalawang pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Pilipinas, hatid niya mensahe mula kay U.S. President Joe Biden. Nabuo at matibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng hinaharap na sitwasyon sa West Philippine Sea. Our relationship in the United States is in hyperdrive. I hope that all these efforts you're making have been some success. This is a great importance to us, as you well know, as you have said, as you have spoken about before. These things are somehow thrown down. I can't see how you want to do it. Some easing of tension from these Kinumpirma ng White House sa April 11 magkakaroon ng Trilateral Leaders Summit sina Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. May hiwalay pampulong sina Biden at Marcos. Sa gintayan ng pagka-agresibo ng China sa West Philippine Sea na patuloy na pinapalaga ng Pilipinas, Gitni Blinken, hindi lang sa Pilipinas mahalaga ang isyu kundi maging sa interes ng rehiyon, ng Amerika at ng buong mundo. I also thank Secretary Blinken for the government's consistent support. The Philippines is committed to managing disputes in accordance with our national interests, a rules-based international order, and international law, especially UNCLOS. We stand with the Philippines and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Filipino Armed Forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, walang karapatan ng Amerika na sumausaw sa maritime issues ng China at Pilipinas dahil hindi kasali sa South China Sea issue ng Amerika. Patuloy raw na ipagtatanggol ng China ang soberanya nito at mga interes. Gayunman, giit nina Blinken at Manalo, hindi nakadirekta sa partikular na bansa mga hakbang ng dalawang bansa. This is a partnership aimed to produce greater cooperation between the Philippines and the United States to enhance Philippine defense and security interests as well as operations on humanitarian issues. They are not aimed at any third country. We're constantly expanding this partnership to meet bigger challenges, to seize bigger opportunities, including semiconductors. None of these are directed against anyone or anything. Nagpunta rin si Blinken sa isa sa pinakamalaking semiconductor company sa bansa. Tinawag ng extraordinary ang industriya kung saan 3 milyong trabaho nakapaloob. Nagpunta rin siya sa Intramuros, Maynila at humarap sa ilang emerging leaders ng bansa. Sa gitna ng pagbisita ni Blinken, nagkilos protesta sa Mendiola ang mga miyembro ng Bagong Alyansang Makabayan.
Kinundin na nila ang pulong nina Blinken at Pangulong Bongbong Marcos dahil naniniwala silang tatalakayin dito ang pagpapalawig ng pananatili at pakikialam ng pwersang Amerikano sa bansa. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pati ang Ombudsman, mag-iimbisigan na rin kaugnay sa resort na itinayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ayon sa UNESCO National Commission of the Philippines, posibleng matanggal ang status ng Bohol bilang Global Geopark kung hindi ito papasa sa evaluation sa taong 2027. Saksi, si Maki Pulido. May malaking arko sa Marcos Highway sa probinsya ng Rizal na sinasabing papasok ka na ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Malawak ito, mahigit 20,000 hektarya. Dahil protected area, halos magkakatabi ang mga signages ng DENR sa kalsadang ito sa Antipolo. Pero halos magkakatabi rin ang mga tarpaulin ng mga resort na nagkalat sa lugar. Sa isang sitio pa lang sa Antipolo, may 5 ng maliliit na resort na may swimming pool. Hindi po titulado dito. Ang mga rights lang po ang ano dito, under po ng DENR pa rin po. Willing naman kami kung ano ba, lahat ay pasarado, pwede yun. Sa kalapit na barangay, isa sa mga resort may Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR. Pinayagan sa ECC ang pagpapatayo ng isang swimming pool. Matagal nang pinupuna ng Masungi Reserve Foundation ang pagpapatayo ng mga resort sa loob ng Upper Marikina River Basin. Sa Baraz Rizal nga raw, mula 10 resort na may mga swimming pool noong 2021, ngayon may 15 na. Inireklamo nila ang mga bagong tayong resort nung sinisimulan pa lang ang konstruksyon nito. 1 foot pa lang concrete na bakod niya. Nireport na namin yan. Ngayon, 10 meters high na yung bakod. Tanong namin, bakit nag-report na kami? Bakit hindi napigilan? Under the law, it's actually the DNR, that is the Administrator of Protected Areas. Ipinapaalala nga nila na hindi permanente ang status ng Bohol Island bilang isang UNESCO Global Geopark. Sasailalim uli ito sa evaluation sa taong 2027 at kung makitang hindi sumusunod sa criteria ang Chocolate Hills at iba pang geosites sa Bohol, maaaring tanggalin ang Bohol bilang isang Global Geopark. We are in danger of losing that status kung hindi tayo mag-ayos. Yes, we could. Kasi ang mangyayari dyan, pag may revalidation, there is a team that will come to the Philippines and check all those geosites again. We have to ensure, no, that all the geosites have been well protected, no, and we have still satisfied, we continue to satisfy the criteria of being a UNESCO Global Geopark. Ang Office of the Ombudsman at ang DILG, iniimbisigahan na ang construction ng resort sa Chocolate Hills. Mayroon kami idea kung sino mapat managot dito, pero syempre kailangan namin magkalap ng ebidensya laban sa kanila. Mm-hmm. Dahil kung wala naman, binatil lang sino dapat sisihin sa mga ito. Siguro naman ang paghahakot ng simento papunta sa isang papunta sa kabundukan ay hindi lingit sa mga dinadaan ng barangay. Pag ikaw ay may ginawa sa dulo ng bayan, agad alingasaw yun sa kabilang dulo ng bayan. Bawat anggulo ay titignan po ng ating team. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng DILG rito. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Itinaas na po ng DFA sa Crisis Alert Level 3 ang sitwasyon sa Haiti. Sa ilalim nito, ipatutupad ang voluntary repatriation. Tumitindi ang karahasan doon dulot ng maarmadong gang. Iulat ng human rights group sa malawakang pamamaslang, pagdukot at pang-aabuso. Sa ngayon, naghihintay pa ng kapalit sa nagbitiw nilang Prime Minister. Kahapon lang, 10 nasawi kasunod ng pamamaril ng 2 lalaki. At dahil sa kaguluhan, hindi muna pinapayagan ang pagde-deploy ng mga bago at nagbabalik na OFW sa Haiti. Pinag-iingat ng DFA ang 169 na Pinoy na nakatira doon ngayon. Tuluyan ang na-bypass ang promosyon ng isang mataas na opisyal ng AFP dahil sa aligasyong hindi pagbibigay ng sustento at pang-aabuso. Kasabay niya ng isa pang ginang ang nagreklamo laban sa dating mister na isa namang retired general. Saksi si Mav Gonzalez. Tapos magsumbong ng pang-aabuso at hindi pagbibigay ng sustento ng misis ni Colonel Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command, tuluyan ang na-bypass ng Commission on Appointments ang promotion niya bilang Brigadier General. Sa pagdinig ng CA kanina, lumabas na hindi pa pala nakakasunod si Sevilla sa payo ng komite na ibigay ang kalahati ng base pay niya at bayaran ang matrikula ng mga anak niya.
paliwanag ni Sevilla, hindi malinaw sa kanya na may halaga pala siyang dapat ibigay. With all due respect, Your Honor, it was not really mentioned how much. That's why, as I said, I am much willing now. This is the only time that I learned that it's 50% of my base pay. I am willing to submit to that dahil alam ko na po para sa mga anak ko. Sa huli, sabi ni Sevilla, kahit 50,000 pesos buwan-buwan, handa siyang ibigay mula sa 136,000 niyang base pay. May iba pa raw kasi siyang bayarin at anak na sinusuportahan, kaya hindi niya kayang ibigay lahat. Sa closed-door meeting, napagkasunduan na ang halagang isusustento ni Sevilla sa pamilya niya. We decided to bypass him na he will comply dun sa hiningi namin. Kung hindi niya kinukomply yun, talagang mawawala yung rest na pinag-anakan mo. Kaya balik Colonel si Sevilla. Pero nanawagan pa rin ang misis niya sa AFP na imbestigahan ang mga alegasyon sa kanya. Maghahain din daw siya ng kaso sa civil courts. Kwento ni Mrs. Sevilla, may lumapit na rin sa kanya na iba pang mga misis na inabuso rin umano ng mga mister na sundalo. Privately po, marami po nagme-message sa akin ng mga wives, no? But again, of course, there's the fear of retaliation. Kung meron man sila natatanggap na sustento, baka naman daw lalong putulin. Dahil nagsalita kami, nagreklamo kami, ang dating ay kalaban na kami ng buong AFP. Kanina nasa Senado ang isa pang ginang na biktima rin daw ng pang-aabuso umano ng isang general ng AFP. Kwento ng dating misis ni retired Lieutenant General Adrian Sanchez, dating Deputy Chief of Staff ng AFP, sinampahan niya na raw ito ng kasong violence against women and children, pero dinismiss ng Taguig Court. They have a certificate that I was diagnosed with narcissistic personality disorder. Wala naman akong nakausap na psychologist. Na-promote siya ng na-promote. Every time nagpapalit ng chief of staff, binirevive ko yung case ko. So many wives really suffering. But then, it's not being, we're not getting afforded the right justice. Tinatawag lang kami sa offices to hear our complaints, pero there's really no action. I didn't get any sympathy, I didn't get any support, I didn't get any protection. Nang magretiro ang mister niya noong 2020, wala raw siyang nakuha maski ang anak nila dahil naipa-annul daw ang kasal nila nang hindi niya nalalaman. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni retired Lieutenant General Sanchez. Napaiyak na lang ang dalawang ginang dahil marami pa raw kagaya nilang inabuso at hindi umano tinulungan ng AFP. At that time, feeling ko mag-isa ko lang because I couldn't get support from the military system institute. They always say it's a domestic affair. Tugon naman ng AFP. It's a standing guidance po talaga from the chief of staff na talaga pong we will be checking on these issues. No? Yes, no. The AFP is maturing na in terms of gender and development. So noon, nung mga previews, may mga ganyang cases. But now we really take it seriously, especially po na marami na rin pong women that are commanding certain units. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Magkikipag-partner COMELEC sa malalaking tech company para sa pinalakas na kampanya laban sa fake news sa gitna po ng paghahanda sa eleksyon 2025. At isa sa tinitingnan ang pagpapadeactivate ng mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Saksi, si Sandra Ginaldo. Sa Hong Kong, mismong mga OFW, Overseas Filipino Workers, ang magsisilbing volunteer ambassadors o tagahikayat ng kapwa OFW na magrehistro at bumoto sa eleksyon 2025. Magagawa raw ito sa tulong ng responsableng paggamit ng social media ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs. Nagpapatuloy ang registration ng mga botante sa Hong Kong at nasa 9,430 na ang nakapagrehistrong OFW. Sa Malaybalay, Bukidnon, daandang estudyante ang dumalo sa Voters Education and Registration Program ng COMELEC. Marami sa kanila boboto sa unang pagkakataon sa eleksyon 2025. Isa sa tinalakay ng COMELEC sa kabataan, ang paglaganap ng maling impormasyon kaugnay sa halalan. Sabi ni Commissioner Nelson Celis, sa April, nakatakdang maglunsad ang COMELEC ng mas pinalakas na kampanya laban sa anyay fake news. Makakatuwang daw nila ang malalaking technology company sa mundo. Nangako naman sa atin ang mga technology companies like Microsoft, yung Meta, Facebook, yung TikTok,
yung Google, yung Snap na nakasalamuhan natin at sila ay buong suporta na gagabayan ang ating Commission on Elections sa darating na 2025. Pwede raw nila ipa-deactivate ang mga social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Gagawa raw sila ng guidelines tungkol dito. Makikipag-partner din daw sila sa mga alagad ng batas para matunton ang mga nagpapakalat ng fake news. Pati ho yung NBI, kasama rin ho natin MPNP. So, magkakaroon ho tayo ng mga mawasining yan tungkol din sa Task Force Contra Fake News. Makikipagtulungan din daw ang COMELEC sa mga mapagkakatiwalaang social media influencers. Mula sa Bukidnon, para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Naglalakad ang babaeng yan sa Cebu City nang biglang hinablot nang nakaangkas sa motorsiklo ang hawak niyang bag. Natumba pa ang babae sa lakas ng pagkakahatak. Nagtamo na magalos sa katawan ng biktima pero hindi nakuha ang kanyang bag. Patuloy pang hinahanap ang mga suspect. Direkomenda ng National Commission of Senior Citizens na payagan ng multiple retirement. Ibig sabihin, ang mga senior citizen na kaya pang magtrabaho ay patuloy pa rin magkakaroon ng benepisyo. Sabi ng NCSC sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, baka pwede ang early retirement. Isa pang retirement, pagtungtong ng 65 years old, at isa pa, paglagpas ng 65. May mga 66 years old pataas daw kasi na kaya pang magtrabaho, pero walang benepisyo dahil sabi ng SSS at GSIS ay 65 years old ang retirement. Ayon sa National Skills Registration Program, nitong 2023 may git 71,000 ang registradong senior citizen job seekers. In talks para bumida sa bagong series ang Korean OPA na si Kang Tae-ho na officially discharged na sa military service. Dito naman sa Pilipinas, may bagong gagampanan si Dennis Trillo na itinuturing niyang ultimate dream role. Saksi si Katatibayan. Hindi ko napansin ni... Achieve na ni Kapuso Drama King Dennis Trillo ang kanyang ultimate dream role. Dahil mapapanood na sa kanyang kauna-unahang major contributor role, si Dennis para sa upcoming series na Pulang Araw. Gaganap siya rito bilang isang malupit na sundalong Hapon. Ang tagal ko na hinihintayin ganitong klaseng project, ganitong kabigat na character. Ngayon naman, as a kontrabida, may konting pressure pero mas nandun ako sa importansya ng pagkakaroon ko ng challenge. No hesitations nga raw nang tanggapin niya ang proyekto sa kabila ng challenging demands gaya ng pagsasalita ng Nihongo. Excited daw magkaroon kami ng eksena ni Alden, syempre. Siya yung hindi ko pa talaga nakaka-eksena lalo na sa mga ganitong mga drama. Excited ako ma-reunite kila David at Barbie. Kaysa niya na nakatrabaho na rin dati. Officially discharged na from his military service ang extraordinary attorney Woo star na si Kang Tae-ho. Ayon sa report ng Sumpi, naging meaningful ang enlistment ni Tae-ho kung saan naayos niya raw ang kanyang bad habits. Umaasa raw siya sa anticipation and love ng fans sa kanyang pagbabalik. Bago ma-discharge sa military, kinumpirma na agency ni Tae-ho na may ongoing negotiations para bumida ang aktor sa isang romantic comedy series. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si P.R. Canghel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.